ito. Ito. Yung mga nagkomento, halimbawa, ito. Ito si Ogie Diaz. Pambihira kasi ito si Ogie Diaz, 'di ba? Tulad nga nung ng post ko sa Facebook, 'di ba? Ang hirap kasi dito, bilang manager, it is your duty to protect your artist. Ibig sabihin nun, kahit saan mo pasasalangin yan, whether it's free, okay? Kasi ang dahilan daw, libre daw eh, di ba? Kahit na, ako, may talent manager ako eh. Kahit meron akong mga kinukuhang libre na show, kunwari eh, meron kaming show na paraw sa breast cancer, di ba? Si Moka nun, advocate po siya ng breast cancer na taga St. Luke's. Libre ho yun, wala akong bayad yun. Nagpe-perform kami kasi si Moka ambassadress doon. Libre ho yun. Pero sinisigurado ko naman muna kung anong grupo yun. Sinisigurado ko, okay ba yan? Hindi kailangan, even if it's free, you have to search, you have to do your research, alamin mo talaga kung maganda ang maidudulot ito at walang masamang background to. Bakit? May mga foundation, okay? Hindi ho yung Maka, hindi yung Bobby Brown. May mga foundation, no? Na talagang tolongges din. Ginagamit, it's either ginagamit ng mga komunista para kumita sila o di kaya ginagamit pang scam. Kaya ingat-ingat din. Kaya kailangan bilang manager, aalamin mo. Naalala ko nun, pag Moka Girls nun may show sa probinsya. Pag may inimbitahan ng gobernor, inimbitahan ng mayor, nire-research ko kung sino yung mga mayor na yun. Sinisigurado ko na wala itong atraso, walang problema. Sinisigurado ko hindi manyakol. Oh, sinisigurado ko ho talaga. Kasi yan ang trabaho ko bilang manager, hindi mapahamak yung artist ko. Eh ang problema, nagagalit kayo, react kayo ngayon ng react, nare-red tag yung alaga mo. Eh hindi mo alam mo na ngang nare-red tag yung Gabriela, ngayon magre-react ka tapos na. Eh di sana nung umpisa pa lang alam mo nang nire-red tag yung Gabriela, hindi mo nang sinalang yung alaga mo dyan. Eh kasi naman eh, itong si Ogie Diaz, Panayang Vlog. Ano ba talaga? Manager ka ba o vlogger? Kaya tuloy nagkaka-leche-leche yung... Ito, sabi ko nga eh, simple lang naman yan eh. Pinasok nyo yan eh. So tanggapin ninyo kung ma-red tag kayo. Hindi sa akin ha, hindi ako nagre-red tag sa inyo. Ang sa akin, alam mo na nga yung Gabriela merong masamang imahe. Una sa ating militar o sa ating meron na nilalabas. Tapos papayagan mo pa magsalita doon yung artist mo. Ano ba? Research naman pag may time. Huwag lang puro vlog. Di ba halimbawa? O halimbawa lang ha. Hindi mo sana tinanong mo yung mga magulang na nagre-reklamo bakit yung mga anak nila sumali ng mga grupo na yan tapos dinala na sa bundok. O ba, hindi mo tinanong yun. Okay ba ito? O di, from there, experience na mismo ng mga magulang na mga anak na dinala doon sa bundok, malalaman mo na kagad, sandali. Maiengganyo yung ha? Paano, magiging consequence o resulta ng pagsasalita ng alaga ko dito sa grupo na ito? Baka maingganyo, mabibigyan ng credibility yung grupo. Oh, hindi mo ba naisip yon, Ogie Diaz? Kaya ako sa'yo, mag-resign ka na bilang manager kasi sa tingin ko lang naman, parang busy ka dyan sa pagbablog mo. Busy ka ba dyan? Tinatanong lang kita. Kung busy ka dyan, mag-resign ka na lang. I'll take over. I-give up ko to. Joke lang. I-give up ko to para kay Lisa Soberano. Araw-araw ko siyang babantayan. Ang landi mo. Joke lang. Kayo talaga, Ito pa. Ng task force na si Lieutenant General Antonio Parlade. Ayan, Talapit ng 2,000 yung likes, ha? Na miyembro ng New People's Army si Soberano. Kinikilala raw nila ang pagsusulong ng aktres sa kanyang advokasya para sa karapatan ng kababaihan. Ito ay matapos magsalita si Liza sa isang online event kasama ang Gabriela
at himukin ng mga babae na maging vocal kaugnay ng iba't ibang isyong panlipunan. Pero kainis naman kasi ito si Liza, ang ganda ng pagmumukha. Kainis. Dapat daw dumistansya ang aktres sa Gabriela at alamin ang tunay na agenda ng grupo. What I'm saying is, mali yung akusahan siya na siya ay NDA. Kasi yun yung lumalabas na sa mga comment ng netizens. Mm-hmm. Diba? Kaya sabi na bas, kasi akala nila NDA. No, hindi pa. Ayun ha, malinaw ha. Isa sa komento niya, no? Ay, mamaya na nga, tapusin na nga natin. Hindi Diamond Daldal. Si Oscar Castro, salamat po! Pero pag inayangan natin yung expectation ng Gabriela, malamang aantong siya doon. Ayon naman kay Gabriela Women's Party Representative Arlene Brosas, malisyoso ang ginagawang pag-uugnay ng militar sa aktres sa armed movement. Samantala, sa kanyang Facebook page, nilinaw ng kampo ni Liza Soberano na nananatili siyang apolitical. Si yung, nasa na ba yun? Yung pinost ni, Luko. Asan na yung pinost niya ni ano? O, basta, ayan yon, okay? So, sa madaling salita po, sinasabi yun ni Lieutenant General Parlade. Okay? Ang sinasabi niya ho ay wag naman daw ho natin i-bash, nasabihin na NPA na kagad si Liza Soberano. Tama naman ho siya. Wag ho, magagalit ako. Nasasaktan ho ako. Mahal ko ho yun, ha? Wag niyong inaganaganon si Liza Soberano. Una sa lahat, hindi ho siya pumupunta sa NPA. Okay? Pero, may but. But! Sabi nga, may malaking but. Na ano ibig sabihin nun? But! Doon ang magiging patunguhan niya pag hindi niya binantayan yung sarili niya. Yan ang sinasabi. Kasi ho, kinuwento nga ni General Palarde kanina na ganyan ho ang estilo ng Gabriela. Marami ho silang nahuhuli, okay, na mga Gabriela member na NPA. Hindi ako nagsabi nito ha, si General. Sabi niya, marami silang nahuhuli, yung iba nga napapatay dahil nga ho sa una, akala lang nila ay nakikibaka lang sila. Kasi sabi ko nga, maybe they have a pure heart of fighting na alam mo yun, wala kang kaalam-alam. Pat ako, isipin nyo ha, bigyan ko kayo ng halimbawa. Diba nung una pa lang, nung pagkapanalo ni Pangulong Duterte, si Moka, may lumapit na kagad dyan sa amin. Niligaw-ligawan kami. Tapos inimbitahan niya kami sa bundok. Wala itong biro ha. Inimbitahan kami sa bundok para umattend na anniversary ng NPA, kami ni Moka. Kinaibigan kami, inimbitahan kami. So akala niya, oo lang naman kami ng oo, okay? Kasi at that time, merong kahit papaanong magandang usapin na ang si Pangulong Duterte at itong mga progresibong grupo na ito. Pero may nag-warning sa amin. Nako, style nila yan. It's either pwede kayong kidnapin na pagdating doon at o kaya naman maingganyo na kayo na humawak na rin ng armas. Kasi ganyan yung nangyayari sa ibang mga membro ng itong mga progresibong grupo na ito. Yan o ang kwento ni General Palarde na dapat ninyong panoorin. Okay? Ibig sabihin, akala mo may pinaglalaban mo yung mga kababaihan, yung pala pagdating doon, anong ginagawa? Sex slave sila. Hindi ako nagsabi nito ha, mga minor di edad. Ganong kalupit. Sabi ko nga, hindi nga tao yan, demonyo na yan. Grabe, sabi ko, grabe naman. Kaya nga, sabi ko nga dito, ito,